Ayan guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Kamusta po muli sa inyong lahat? At narito po ako ulit sa aking area. Saan nakikita nyo yung aming mga saging. Ayan, ang daming bunga guys. At sa pagkakataong ito, tayo po ay mag-harvest. Ayan. Ayan nga po, nakakit sa bubong ng kubo yung aking binata. Ayan. Katuwang niya po pala dyan si guys, Antino Bay. Kasi natakot ako mabagsak man guys. Ayan. Kaya nag-video na lang ako. Si Antino Bay po guys, yung katuwang niya. Medyo mataas po yung puno ng saging. At saka, nakita nyo po, dalawa po yan. So, na ano niya po, nadaganan niya yung isa. So, kukunin lang po yung isa lang po dyan, guys. At yung isa pang kukunin namin ay doon nga po sa may kulungan ng baboys. Bago ang lahat niya pala, guys. Kung bago ka pa lang sa aking channel at napadaan ka lang, huwag mo nga kalimutang mag-like and subscribe. And comment down below na rin. Siyempre, hit mo na rin ang notification bell para naman updated ka pa sa mga susunod ko pang video. So ayan, at sinusungkit ni Antino Bay guys kasi para hindi bigla yung kanyang pagbaba, para hindi bumagsak. Ayan, kita nyo naman dahan-dahan yung kanyang pagkababa ng saging guys. Ayan, at naghang na nga dun sa may taas, diba? Sa may baba pala, sorry. Hindi siya nalaglag ng tuluyan sa lupa. Ayan. So bababa na yung anak ko galing dun sa kubo. Sa bubong ng kubo guys. Kasi ang taas talaga guys niyang mga puno ng saging na yan. At kung makikita nyo lang yan ang personal ay malalaki talaga yung bunga. Ayan, kita nyo naman, diba? Ayun nga lang, may mga puti-puti na parang ano, insektor nyata yan guys. Ayan. So, sa pagkakataong yan ay puputulin na yan ni Antino Bay at ng aking anak guys. Yan, si Antino Bay yung mag-aalalay dyan. At syempre, ang inyong lingkod ay videographer lang ngayon, 'di ba? So, iwas ako ngayon sa ano, sa trabaho. Ako lang yung tagawak ngayon ng camera. Ayan, at hinawakan na nga niya tinubi yung saging. Sobrang bigat ngayon, guys. At sa dulo niya lang hinawakan. Tingnan niyo naman at medyo ilag din siya, oh, kita nyo. Napailag siya guys. Ay, nabitawan niya yung saging. Ayan, sobrang bigat kasi guys. At ang lalaki, marami pang mga insekto, mga langgam-langgam na nakaano sa kanila. Ayan, kita nyo naman. Dito guys, meron pa rin tayong saging. Ayan, so papagulangin pa natin yan. Yung sa pinagputulan natin kanina guys, may dalawa pang natira doon. Tapos yan, tapos dito sa kabila ay meron pa rin tayong isang buwig. Yan, sa taas ng mga kangkungan yan, guys. Yan yung kangkungan natin sa may baba niyan. Ayun, sa taas. Ayun, hindi lang masyado maklaro, guys. Ayan, meron pa po tayong isang ano dyan. Meron pa tayong isang buwig dyan. Ayun. At ngayon, guys, ay dito tayo sa may kulungan ng baboy. Ayan, kukunin naman ulit natin yung isang saging. Ayan. Diba, sabi ko na, pag may tinanim, may aanihin. So, ayan, at si Antino Bay pa rin yung katuwang niya na magputol ngayon, guys, dyan. So, ako ngayon ay feeling beauty, pero hindi na sitting pretty, guys, kasi nag-video. Diba kasabihan nila, sitting pretty, feeling beauty, ayan. Feeling beauty lang ako, guys, pero hindi ako nakasitting pretty, ayan. So, ayan nga, tinitingatingala namin yan pong isa na yan ulit yung aming titibain. So, ang lalaki ng bunga guys ng mga saging namin, 'di ba? So, ang saging itatanim mo lang, hintayin mo na lang na umani, 'di ba? Pero yung iba inaabunuhan din nila 'yan, guys. Pero 'yan dahil sa malapit sa kulungan ng baboy ay magaganda yung mga saging, malalaki yung kanilang mga bunga at malulusog. Ayan, at naibagsak na nga nila. Si Antino Bay yung ano diyan, guys. Nagtulak yung anak ko yung naghila. Ayan. So, at puputulin na naman po natin yan. Sa dalawang buwig na yan, guys, ang dami rin yung aming naaani. Diba? Sobrang saya sa puso pag ikaw ay nag-aani. Hindi ka nabibili, o, oh, diba? Ayan, kalalaki. Iba bananakyo ko yan, guys. Ang bananakyo ngayon dito sa amin ay 15 na po ang isang tuhog, dalawang pirasong saging, o, oh, diba? O, kita nyo naman ang lulusog at ang tataba ng mga bunga. So, kailangan talaga guys, ipag-atsaga lang. Ayun doon guys, sa kabila na yun ay meron pa rin tayong titibain sa mga susunod na araw. Ayun.
hindi lang maklaro. Ayan na nga guys, yung ating dalawang buwig. Kita nyo naman at ang lalaki ng bunga at ang dami nila guys, ba? Diba? Ayan, yung iba ay meron ng damage dahil sa init. O, hindi ko alam kung sa init or sa anong bakit parang may bitak-bitak na siya. Ayan. Silip, habang hindi pa yan guys, ay silipin muna natin yung ating mga gulay. Ayan, yung ating sitaw. Ang dami na kasi guys, bulaklak o, diba? So, masaya ako na ipakita sa inyo na progressive yung ating mga gulay, diba? Sa pamamagitan ng ating patsatsaga, kahit pa paano, mga ilang linggo may aanihin na kami niya tinubi na sitaw. Ayan, tignan nyo guys, at ang dami na ng kanyang mga bunga. Saglit lang talaga ang sitaw guys, ay aani ka na kailangan mo lang talaga na tsagain yung paglalagay sa kanya ng mga gapangan. O ayan, o, kita nyo guys, o yan, karamihan talaga may mga bunga na may bulaklak na, may mga maliliit ng sumulpot sa kanilang mga bunga. Ayan, kita nyo naman. O diba guys, so ganyan lang talaga yung buhay, kailangan natin na magtiyaga para meron tayong nilaga. Syempre, pag may tinanim, may aanihin, di ba? Kaya lang, minsan, may kasabihan din na ako ang nagsaing, iba ang kumain. Kasi ganyan, ay tanim mo nga, kung na-harvest din ng iba, so, yun lang talaga yung minsan iwasan natin, or minsan di talaga natin maiwasan. Kasi may mga tao talagang ganyan, pero, sige lang guys, damihan lang natin ang tanim, para may matira din para sa atin. Manguman sila, meron pa rin matitira, di ba guys? O, ayan. Kita nyo, ayan, oh, may bunga na siya. O, di ba? Ang ganda tignan ng ating mga maliliit na bunga ng sitaw. Saglit lang haba yan, guys, kasi paulan-ulan. Ayan. Sobrang dami na, guys, ng bunga natin ng ating sitaw. At sobrang dami na rin ng damo. Nahihirapan na kaming agarin yung damo guys kasi nga ayan sobrang busy o nagtuturo pa yung auntie Nubi ayun pa daw o diba ganda nga naman malaki-laki na kung palagi ka lang mag-iikot-ikot na ganyan at makikita mo maraming bunga yung tanim mo diba sobrang saya sobrang sarap ng feeling ayan. Pero pag oras ng taniman at damuhan, sobrang sakit ng katawan. Ayan po yung ating mga patola. Yan yung may walang palikpik guys. Yung iba parang medyo nagdilaw yung dahon dahil sa ulan. Ayan po ay sitaw na turo. Yan yung mga bagong tanim ko na sitaw na turo. Kita nyo naman ang lulusog din nila guys. Kasing lulusog ng mga damo. Ayan. Diba? So, hindi ko alam kung kailan namin ulit maasikaso yung dire-diretso talaga na pagdadamo. Kasi ang pagdadamo ay putol-putol lang guys. Kailan lang makapunta ng area, saka lang makakadamo ng paunti-unti. Ayan. So, nagsusurvey kami at nagtitingin ng mga itsura ng aming mga tanim. Na minsan ay nagmamakaawa sa amin na tignan din namin sila. Ayan. Ayan, may okra tayo at pitasin na nga natin yung okra na yan. Dahil yung iba ay gumulang. Ayan o, kita nyo guys o. Ang lalaki na, gumulang na siya. Sayang. Hindi nabantayan. Hindi rin napansin yung tinubi. Nagpakain siya ng baboy. Sobrang saya lang talaga pag may aanihin ka guys. Ayan. So, ang dali lang magpitas. Pero pag magtanim, ang tagal. Magdidilig ka pa, magdadamo, mag-aabono, mag-spray. Pero syempre, ganyan talaga yung buhay. Ayan, at namimitas na nga si Auntie Nubi ng sitaw na turo, guys. Ang daming bunga. Ayan. Yan po, sa taas na yan naman ay yung aking patola. Patolang walang, may palikpik naman yan, guys. Yung kanina walang palikpik. Ayan, ay may palikpik. May mga bulaklak na yan, guys. Ayan, meron akong nakita nung karaan na hindi nagtuloy yung bunga niya. Nabalda siguro guys sa ulan kaya hindi nagtuloy yung bunga. So ayan at mabitas na lang po muna tayo ng ating sitaw, 'di ba? Yan, meron na naman ako lalagyan ng saluyot guys. Masarap, mahilig talaga ako guys mag-inabraw kumbaga sa Ilocano, yung tinatawag nilang bulang lang. Mahilig ako magluto ng ganun guys. Lalagyan ng bagoong,
kung may inihaw na isda, ayan, tas may konting sabaw, saluyot, ayan, mahilig akong mag-ganyan, or kulitis, daw ng kulitis, guys, ayan, masarap din, or yung Chinese malunggay, o kaya yung mismong native malunggay natin, guys, na dahon, masarap din po yun sa bulanglang, or sa binugoongan, sa inabraw, diba? Ayan. Sarap lang talaga mag-aning pag may aanihin. Diba? Ayan. At dalawa na nga kami nagpipitas ng tinubi. Kahit na, guys, ilang piraso lang, guys, yung nauna ko noon na tanim na sitaw na turo. Kahit pa paano ay may naaani rin kami. So, ngayon, sa mas marami-rami yung mga tanim ko ngayon. So, mas marami siguro yung maaani namin, guys. Kasi, malulusog sila. Mabuti na nga lang talaga at nauna ako magtanim sa ulan. Dahil kung nauna yung ulan, ay wala na. Makawala kaming maani, guys. Ayan, oh, kita nyo yun. Sa unahan na yun, oh, kita nyo yan. Mga bagong tanim ko yan, guys, na sitaw na turo, oh. Diba? Iba pa yung dun sa kabila kanina, guys. So, ayan, puro bagong tanim yan. Diba? Malulusog sila. So, mas marami siguro yung aanihin ko ngayon, guys. Kasi, mas marami yung naitanim ko. So, dito naman ako nalungkot. Sa ating kalabasa, guys, medyo nanilaw. So, sabi ni Mr. sa akin ay baunan ko ng abono. Kasi baka nagkulang sila sa nutrients, nagkulang sila sa ano, sa pataba. So, ayan, at anuhin ko ngayon, guys, babaunan ko ng abono yan. Diba? Kasi sayang naman, pinaghirapan natin. Saka gusto natin na magbunga, kaya tayo nagtanim, hindi para tanim-taniman lang. Diba? Ayan, tingnan nyo pa, guys, pati yung mga kamote, nagsitubo. Ayan, yung mga sitaw na turo, talagang magaganda na at mahaba na yung mga talbos. Pati yung mga talong na dati ay nalalanta, biglang na nariwa dahil sa ulan, guys. Yun nga lang yung ibang patola, yun ang medyo nanilaw. At yung mga damo ay green na green, guys. Ang dami pa rin ng damo. Diba? Yung dating linis na linis, ngayon ay madamo dahil sa tindi ng ulan. Ayan. Kita nyo naman, no? Hindi nyo na matanaw yung mga patola, guys. Yung mga sitaw. Pag hindi mo lalapitan, hindi mo makikita. Ayan, yung mga talong dito sa dulo na mga tira pa noon ay nanariwa. Kita nyo yung mga sitaw dito sa dulo, hindi natin matanaw sa sobrang dami talaga ng damo. So, ang dami kong dadamuhin. Hindi ko alam, guys, kung kailan ko yan matatapos, kung kailan ko maumpisahan. Sobrang dami ng aking mga pinagagawa sa buhay. Ayan, no, yung talong na nariwa at nagkaroon ng bunga. Mga dating talong yan dyan ni Mr. guys na hindi na namin nailipat dun sa may bandang unahan. Ayan, nagkaroon pa rin ng mga bunga. Ito yung sitaw na turo, guys. Isang diretso yan doon hanggang dulo. Ayan, no, mga turo na sitaw. Nagabulaklak na rin, guys. Umpisada yung ating mga sitaw na turo. Kaya lang, bago pa lang yung bulaklak nila. Hindi pa masyadong mapapansin. Bago pa lang na lumalabas sa ano. Ayan, no, yung kita nyo, oh, diba? May bulaklak na, guys, yung ating mga sitaw na turo. Kahit pa paano ay malusog sila at magkakaroon sila ng maayos na bunga pagdating na sila ay mamumunga na. Diba, guys? Ayan. Sobrang nakakatuwa na kahit pa paano merong balik yung ating mga pinagpaguran. Meron tayong naaani. Ayan, at ito na, guys, yung ating saging na saba, diba? Ang dami at ang lalaki. Nagkaroon nga lang sila ng puti-puti. Ayan. Pero wala namang epekto yan, guys, kasi nasa balat lang po yan kumapit. Diba? Pupunasan lang yan at tanggal na. Ayan. At yan po ay ilalagay na ng anak ko sa sako para iuwi sa bahay. So, ayan, at isinasako na nga niya. Ayan, kita nyo naman, pinas-forward ko na nga, guys, para mabilis. Ayan, ang lalaki, guys, ng buwig niya, ng piling niya, guys. At yung buong niya kasi ay malalaki din. So, masarap yan, i-banana queue or turon. At ibibenta ko yan para kahit papaano may pambaon yung aking mga bata. So, ayan, hanggang dito na lang, guys, yung ating video. Maraming maraming salamat sa patuloy na suporta at pagmamahal. Mega mega love shout out sa lahat-lahat dyan. I love you. Bye-bye.